Hey guys, it's your boy Joshua D, back again with another YouTube video, and welcome back again to my YouTube channel. And for today's video guys, bringing you the best tips and tricks, also my strategies and also my secret on how to grow and build your YouTube channel. And I'm here to put you further even faster on media. That's coming up. And of course, if you are new to my channel, consider subscribing. And for today's video guys, pag-uusapan natin ngayon yung mga aspiring YouTubers na nag-uumpisa pa lang at i-avoid yung mga mistakes na pwede nyo maranasan dito sa YouTube. Kasi mostly naman, marami sa inyo nakakaranas ng mga frustration. Frustrate ka sa sarili mo, parang nadadown ka, burnout. Na magbibigay ako ng real advices para sa ganun maiwasan yung mga mistakes ngayon dito sa YouTube in 2021. Tip number one natin, you don't know what your audience want. Ano ba talaga yung gusto ng audience mo? Example ako, ano ba yung gusto nyo guys na lagi kong pinupost dito sa YouTube channel ko? Lifestyle vlogs lang pa or YouTube tips, YouTube advice? Comment down below. Sinasabi ko to sa inyo para sa ganun, malaman mo kung ano ba talaga yung priorities mo dito sa YouTube. Second thing natin is no niche. Anong ibig ko sabihin dito sa no niche na to? Ito yung channel topic. Kung ano ba talaga yung topic ng channel mo? Ano ba yung main point ng channel mo? Ulitin ko ulit, it's either vlogging lang ba? It's either beauty products? It's either cooking or gaming? Ganun, mag-isip ka na yung mga gusto mo gawin dito sa YouTube channel mo. Para sa ganun, ma-avoid din natin yung malilito yung mga viewers mo. Tsaka yung no target audience. Isipin mo yung ano ba yung target audience mo. Pero take note, made for kids yung content mo, madami kang features ni YouTube na hindi mo siya ma-access. Kaya dapat think wisely. Yung mistake number 2 natin is trying lost subscribers. Ano ibig sabihin dito? Ito yung mga taong laging nadadown, laging gumagawa ng issue kapag bumababa yung subscribers nila. Please lang, don't ever make an issue sa subscribers count. Kasi ulitin ko ulit, okay? Ngayong 2021, nagkakaroon po ng clean up, major clean up po si YouTube para malaman natin kung totoo ba yung user na nag-subscribe sa atin, kung talagang loyal ba talaga siya, returning subscribers ba talaga siya, or talagang spam subscribers lang. Ang pagkakaiba kasi ng real subscribers ay ito yung mga taong laging nakasuporta sa'yo, okay? Yung pagpasok pa lang nila sa YouTube channel mo, when they are subscribing to your YouTube channel, pinapanood na nila agad yung mga ibang YouTube videos mo. Yung spam subscribers naman, ito yung mga taong nagsubscribe lang pero hindi nanonood sa mga videos mo. Ang laki ng difference niya. Kaya huwag na kayong magtataka kung yung subscribers niyo pumabagsak. Kasi nga, lahat naman tayo bumabagsak ang subscribers count. Hindi lang naman ikaw, hindi lang naman ako, marami pa. Pati nga yung mga big YouTubers, nakakaranas din sila. Almost 1,000 ngayon nawawala sa kanila, mamaya 50,000 nawawala sa kanila. Kasi nga, nag-spam yung subscribers. Kaya huwag mo masyadong i-stressin yung sarili mo sa subscribers. Ang isipin mo lang yung content mo. Actually, kung naka 1,000 subscribers ka na, content ng isipin mo yung watch time mo na. Kung example, naka 1,100 subscribers ka na, ang isipin mo content na lang. Kasi yun yung main point dito sa YouTube. Sinasabi ko to sa inyo kasi mababawi nyo rin yan. Lagi ko nga sinasabi, when you are active, when you are consistent uploading your content here in YouTube, active din yun your recommendation ni YouTube sa inyo. E re-recommend ka po ni YouTube. Naalala nyo ba yung mga previous content natin? Nakatulad sa work lang din, sa trabaho. Once na nagustuhan ka ng boss, e re-recommend ka niya sa higher position. Ganun din dito sa YouTube guys. Kung nagustuhan ka ni YouTube at patok ka, at saka example, video content mo napapakinabangan, maraming likes, maraming views, ganyan, i-re-recommend po yan ni YouTube. No choice, yung mga taong nandun sa newsfeed nila, i-click nila yung video mo. At no choice sila, mag-subscribe sila sa channel mo. Mistake 3 natin is not thinking the long term.
dito sa YouTube, meron tayong tinatawag na long term at short term. Yung short term, ito yung shortcut method. Ito yung mabilisan pagkuha ng subscribers at viewers. Pero at the end, madedehado yung channel mo. Yung long term naman, iniisip mo na agad yung audience mo, pinaplano mo na, at susunod na yung success sa'yo. Sa long term kasi, alam naman natin na mahirap. Pero kung gusto mo siyang gawin, at passionate kang gawin, walang makakapigil sa'yo dyan. Ituloy mo lang, kung magka-problema man, idaan mo lang sa tawa. Dito sa YouTube, enjoyment lang naman eh. Ine-enjoy mo lang yung bawat flow, bawat movement ng career mo dito sa YouTube, ine-enjoy mo lang siya. Huwag mo i-pressure yung sarili mo. Kasi ikaw din yung magsisisi sa dulo eh. Ikaw din yung magsasuffer. Number 4 tip natin is yung no email list. Anong ibig ko sabihin dito sa email list na to? Itong email list na to, ito yung mga pinagkakatiwalaan mong tao or yung mga audience mo. For example, meron kang audience na gusto makipag-collaborate sa inyo or gusto makipag-collaborate sa iyo mismo na legit naman vlogger or something, nakakilala mo vlogger na sumusuporta sa iyo, isali mo siya sa email list. Okay, yung email list na to, madali lang naman siya gawin. Itong email list na to kasi, ito yung para ma-update yung mga taong nakasubscribe sa'yo. Ito yung mga laging nakasuporta sa'yo. Kasi isipin nyo guys ha, paano kaya kung, example, nag-shutdown si YouTube? Example, nag-shutdown si Instagram? Nag-shutdown si Twitter? Ganun-ganun. Anong gagawin mo? Paano mo i-update yung mga viewers mo? Para sa ganun, meron kang email list na pwedeng i-update sila kung anong gagawin mo. Kung ano yung next procedure na gagawin mo. Make sure na gumawa ka na ng email list mo. Para sa ganun, whenever happens, lagi kang handa. Number 5 tip natin is door collab pitch. Anong ibig ko sabihin nito sa door collab pitch na to? Ito yung mga vloggers, ito yung mga content creators na pinipilit kang makipag-collaborate sa kanila. Ito yung ina-approach mo sila in a wrong way. Yung uncomfortable silang ina-approach mo sila pero hindi pala nila gusto. Make sure na i-ask mo na sila kung gusto ba nila makipag-collaborate sa inyo or hindi. Kung ayaw niya, kung na-reject ka niya, it's okay. Marami pa ng iba dyan. Then isipin mo, tanongin mo yung sarili mo, ano ba dapat yung tama kong gawin para ma-accept nila yung offer ko? Kanan, isipin mo na agad, ano ba yung kailangan mong gawin para ma-accept nila yung offer mo? Collaboration na yan, ano ba dapat yung, parang contract yun eh, ano ba yung listahan mo? Kung ano yung gagawin nyo? Para sa ganun, walang problema pag abot mo ng success dito sa YouTube. Ang sinasabi ko lang ito, kasi once na pinilit yung isang tao na makipag-collaborate sa inyo na ayaw naman niya talaga, syempre, magkaka-problema. Sayang pa yung YouTube channel mo, sayang pa yung career mo dito, magkakaroon ka pa ng something issue, ganyan-ganyan. Kaya make sure na gawin mo itong tips na sinasabi ko. Tip number 6 natin is sharing your content on irrelevant promo platforms. Anong ibig ko sabihin dito? Ito yung mga platforms na lagi mong pina-plug yung YouTube channel mo. Ano ibig ko sabihin dito? Yung lagi mong ini-spam, pinopromote mo lagi yung YouTube channel mo na wala namang pumupunta sa channel mo. Hindi nyo ba nare-realize guys? Kung sinishare nyo yung content channel nyo, yung content link nyo sa ibang platform na hindi naman, wala namang connect dun sa topic mo, dun sa pinagsisharean mo ng content mo, is mawawaling watch time mo. Pwede din mag-decrease yung mga subscribers mo. Make sure na don't spam your links. Para sa ganon, this 2021, maging successful ka sa pag-abot mo ng dreams mo dito sa YouTube. Mistake 7 natin, tip number 7 natin, is no engagement. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo na engagement. Engage with your subscribers. Engage with your audience. Paano? Paano mo sila i-approach? Siyempre, i-approach mo sila in a nice way. Example, if you like this video, give this video a big thumbs up kung nagustuhan nyo man itong video ko para alam ko din kung nagustuhan nyo ba yung mga content ko. Kapag ginawa mo yun, makikita ng subscribers mo na na-appreciate mo din sila nanonood sa'yo. Ito din kasi yung papasok yung pag-welcome mo ng subscribers. Kung example, may mga newcomers ka, tapos hindi mo sila welcome, hindi na sila babalik sa'yo.
okay? Parang magiging basher na sila, i-dislike nila yung content mo, pero nakasupport na pa rin sila sa'yo, which is good thing naman kasi nakasupport pa rin sila sa'yo. Pero make sure na kapag newcomers sila, i-welcome mo sila sa channel mo. Ito yung pag-engage mo sa mga newcomers sa channel mo. Remind ko lang, be approachable sa mga audience mo, lalo na kapag co-YouTubers mo nag-aalok sa'yo ng collaboration, nag-aalok sa'yo ng mga paid collaboration or something, mag-vlog kayo outside, ganyan-ganyan, with your friends, i-approach mo sila na maayos. Kontakin mo sila sa mga social media platform nila in a right way. Para sa ganun, magkaroon kayo ng schedule, banding-banding, at magkaroon kayo ng content. Ang pinakalas nating tip is tip number 8 natin is giving up early. Okay? Kasi ngayong 2021, maraming mga users ang nag-pursue na kanilang dreams dito sa YouTube. Actually, one year na to, almost 1 year na itong pandemic na to. Itong pandemic na to, ito yung naging dahilan kaya sila nag-YouTube. Ito yung dahilan kung bakit naging vlogger sila. Alam ko naman, dito sa YouTube, mahirap talaga. Marami kang dapat ranasan muna bago mo makamtan yung success nito sa YouTube. May nakikita akong mga vloggers na mga nasa 1,000 subscribers and nakaka-proud. Alam mo kung bakit? Kasi habang nagsisimula pa lang sila, alam na nila yung mga ginagawa nila dito sa YouTube. Alam na nila yung mga basic. Alam na nila yung gagawin sa title, sa description, yung thumbnail nila. Alam na nila. Kaya kung ako sa'yo, kung gusto mo nang gumawa ng YouTube channel mo ngayong 2021, gawin mo na. Pero make sure na take note na kapag pumasok ka sa YouTube, make sure na alam mong i-handle yung mga iba't ibang sitwasyon dito sa YouTube. Kasi sinasabi ko to sa inyo kasi hindi porke nabawasan yung subscribers mo, bumagsak yung watch time mo, easily ka na lang mag-give up. Wala pong ganun dito sa YouTube. Huwag kang susuko. Ang isipin mo na lang, for example, bumagsak yung subscribers mo, isipin mo, ano ko pa kaya i-improve yung mga videos ko? Isipin mo, ano pa dapat ba yung gagawin ko para sa ganun ma-improve ko pa yung ginagawa ko sa YouTube, yung channel content ko, yung pananalita ko, yung actions ko sa YouTube, name it all. Ang daming pwedeng isipin dyan na itanong mo sa sarili mo. Sinasabi ko to sa inyo kasi dito sa YouTube, hindi maiwasan yung mga ganyan. Okay? Sa failures, part yan dito sa YouTube. Part ang failure dito sa YouTube. Take note. Don't easily give up dito sa YouTube. Kasi hindi lang ikaw ang nafufustrate lagi. Hindi lang ikaw yung laging na-stress dito sa YouTube. Marami pang content creators dyan. Kasi hindi ka ba nagtataka? Ang daming mga content creators na hindi na sila nag-upload ng content nila. Kasi hindi lang naman ikaw yung may problema eh. Marami pa. Okay? Kaya huwag kang masyadong mag-focus sa mga iba't ibang bagay na hindi naman nakakatulong sa'yo. Alam mo naman, nagbibigay sa'yo ng negatibo. Please lang, move forward ka na lang. Huwag mo nang pansinin yung negative thoughts. Huwag mo nang pansinin yung mga nega-nega sa paligid mo. Kasi ikaw din yung madetehado, ma-influensahan yung mga gagawin mo. Yung sa YouTube, once na-influence ka na ng mga kako-YouTubers mo, yung mga taong inspired na inspired sa'yo, laging kinakausap ka, minomotivate ka, ma-influence ka eh. Okay? Ma-influence ka. Kaya make sure dito sa YouTube, when you are starting your own YouTube channel, make sure na alam mo yung gagawin mo. Alam mong i-overcome yung mga frustration, ganon, para sa ganon maging successful ka dito sa YouTube. So yun lang guys yung tip natin for today, and don't forget to click the subscribe button sa katabi niyang bell to be updated whenever I upload a video. If this is your first time to go here on my channel and seeing my face, don't forget to comment down below and I will welcome you. Stay awesome and God bless, encourage one another and build each other up. See you guys on my next vlog. Bye!